Eh, sa akin, tol, yun kay H2, I think, kailangan niyang, ano ngayon, talaga magbatak, tapos pumasok sa isang team na hindi siya gagamitin as marketing. So, ba't ko siya pinagbabatak? Kasi, kanyang, kinuha siya na isang team, hindi siya batak. Ibig sabihin, may purpose yun, kukunin siya sa marketing. Ang pangit naman nun, gagawin lang siya 6 months, 7 months, gusto ko batak siya, para pag pumasok siya dun, man, hindi siya marketing, naglalago siya, planado. So, welcome guys! Ito nga pala uli ang inyong host na si Ghost Raker. At syempre, nandito tayo ngayon sa Legends Unleashed Podcast. Gulos long, malakas. Alright. At syempre, kasama ko ngayon si... Butterside, official dairy product of PHE Sports. Yun. At si Doggy. Ayan. Okay. Ah, sabi mo naman yung ano mo, titles, gano'n. Yung pinakamalupit sa MLBB. Yeah. Nasa April na tayo ngayon, ha? Pero balikan natin yung previous M-Series. So, M4 to. Or M2, M3, bahala na. Ano ang part ng M-Series noon ang pinaka-tumatak sa inyo? Mauna ka na. I have to say the, ano, siguro yung M2 eh, kasi doon nagsimula lahat eh, yung Philippine dominating the international scene. Brand, yung Burmese Ghouls. And by Bren the way, lang malakas. Oo nga eh, yun lang yung ano din. Nag-iisa atang 7-game series ng M-series na ano tournament na parang umabot siya ng game 7 tapos hindi alam lahat ng Pilipino kung ano yung makakaramdaman nila kasi kinakabahan eh kasi nag-aaway na din yung Myanmar tsaka yung Pilipinas sa social media. Nakaano kami, nakalive din natin. Oh, nakalive tayo. So ano sa'yo, M2? M2. Sa'yo, brother? Sa'yo, M4. Bakit M4? Kasi si Yawe. Yung impact ni Yawe. Kaso nung this MPL, hindi na naglago si Yawe, nakita natin na ang laki ng difference. Pagkang bagyong JP, tapos dominating na Yawe. Parang super typhoon na naganap nung magsama Benny pati Yawe. Tapos ngayon, Benny pati JP. Dapat tinanggal muna yung ano Onyx sa team. Ng M5 siguro. Ay, ng M4. O, ganun sana nangyari. Para walang oni. Hindi, walang bagyo, walang ano. At least, walang nasalanta. Kaya nga. Yun yung maganda rin. O, kasi pangit. Grabe pa rin impact. Hindi, iba yung impact eh. Iba yung mga kabahay. Nasira yung mga... Ayun ang sinasabi ko. Iba talaga nga. Diba nga, sabi ni Francis Sam, you cannot talk peace with and have a gun, di ba? Yeah, tama. Siyempre, sa Empire, hindi ka pwedeng gumawa ng ano, nang may bagyo ka. Eh, nasira yung studio doon, tsaka yung ano. Tama. Lakas talaga, sahit tumatak talaga yun. Doon ko nakita na, men, itong player na to galing to sa akin. And yung kinausap ako ni Yawi na, Boss D, lilipat ako ng team. And nag-agree ako kasi ako pa naganap sa kanya ng team. Tinulungan ko siya maganap. Nakausap ko noon si... Arcadia, yung coach ng coach ng Echo dati, and yung offer niya noon kay Yawe super lit talaga, like I mean yung buyout. So kasi magkano hindi ko pwedeng i-disclose. Okay, I mean wala namang kontrate. Ah, hindi. Tayo lang naman din. Meron lang. Average. Hindi. I mean, kasi kung bibilin, nung at that time, yung point na... Six digits. Maliit yun. Six digits lang pag ayawe. Kasi dun sa buyout, hatian ko si Yawe. Oo, bibigyan ko ng porsyento talaga doon si Yawe, and promise ko yun sa kanya. Siyempre ako nagbabayad nung nasa akin sila sa manager ko eh. Ikaw ang master nila eh. Nung nasa poder ko sila, ako nagbabayad ng tax nila, ako nagbabayad ng ano. So gusto ko kahit papaano may percentage yung bata. So tapos ngayon si Ma'am Mitch, si Ate Mitch yung manager ng ano Echo, siya na kumausap sa akin. Uy si Yawe. Oo. Naku, BIR. Ay, hindi, biro lang. Parang daddy moment ba? Parang daddy moment ba na proud? Hindi, ang literal na katas ni Dowie. Katas so, ni Dowie. So, binigyan ko ng percentage doon si Yawe. Tapos, sina-explain yun na kinakas. Pinaalawansan ba? M2, M3, M4, puro Pinoy ang nananalo. Sa tingin nyo, ano ang meron sa Pinoy na nagagawa natin yung ganitong win streak? Bakit tayo lagi yung panalo sa mga tournaments na yan, sa mga championship na yan? Feel like ever since kasi nung M2 World Championship, kumbaga yung kind of coaching sa atin talagang nag-elevate na. Elevate. And I feel like yung mga coaches natin, hindi sila nakakuha talaga ng credit doon sa ginagawa nila. And ever since na lumabas yung Project Next, parang naging Filipino game siya. Yes. Na parang sanay na sanay tayo doon sa mga, sa setup na binigay sa atin ni Monton. Tama.
So ngayon, parang ang nangyari, kahit yung mga coaches natin, kinukuha na din nila eh. Okay. So parang ng ibang bansa eh. So parang naigits nila na baka ito yung formula, baka hindi lang player yung malakas sa atin, baka pati yung coaches tama. Din. Actually kasi kaya ML ang pangalan yan, is Manila Legends. O tama. Oo, kaya talaga puro Pinoy yan, Manila Legends. Hindi nila sinasabi yan, ang sabi nila mobile. Pero Manila Legends yan, kaya puro Pinoy yan eh. Napansin nyo, Manila Legends yan. Yung BB dyan, bangbang yan. Bambang. LRT station. Yes. Oh, tama. Manila, bambang yan. Madami kasing bang yan. Ayala, labang. Yes. Yung pala yun. Kung mapapansin mo, Manila Legends, bambang. Doon ang office ng Monto na nagsisimula pa lang siya. Ibang klase ka. Huling-huli mo yung pagkaboset ko to. Bago pa. Sabi ko kay mayari ng Monto, hindi ko na sasabihin yung pangalan. Sabi ko, gawa tayong ano, ML. Ayan. Eh, siyempre, ibang lahi yun. What ML? Sabi ko, Manila Legends. Tapos mali yung term nila, naging Mobile Legend. Hindi ko sure. Kay, sa cellphone kasi kami nag-uusap. So, mobile yun. Sakto, nabunggo ako, sinakay ako sa mobile. Sabi, that's a perfect one. Mobile. Kasi legend ako, naisip ko yun. Diba? Di, pero may ano nga eh, kasi kung Manila Legends yun, bang-bang, saya pwede nyong i-meeting sa Ayala Alabang or pwede nyong pwede. Manila Legend gang. Yes. Tingin ko tol, ano sa akin eh. Kasi naman siya champion, second, tapos yung third mo. Para mas champion, pwede. I think, dalawa. Sino? AP Bren or Blacklist. Blacklist. Pero mas pinupusuan ko yung Blacklist. Uwe. Renny J. Renny J kasi. Renny J at saka si Edward. Edward. Oh, talaga. Yun yung ano. Grabe yung bata na yun. Grabe yung bata. Dedicated talaga sa ginagawa nila. Tapos si Yuwe din. Gustong-gusto yung lago niya. Maano rin. Mm. Maangas din maglaro. No? Yuwe. Ganda na pangalan niya. No? Parang Japanese na. Tapos tahimik siya eh. Siya yung tahimik eh. Tahimik. Oh. Tinanong ko siya noon nung yung gala night. Hindi naman gala night yung nasinian tayo. Yes. Sabi ko, tol, galingan mo sa M5 ba? Agad siya sa niya. Okay. Ibang bansa rin siya galing. Okay lang yung universal question. Okay. Blacklist. And then second mo, AP Bren. Yung third ko, Geek Farm. Anong bansa to? Indonesia. Pero sa akin kasi ito, hindi ko na inaan yung bansa-bansa eh. Parang ang pangit, nagiging racist pagka ganun eh. Hindi, actually wala naman din problema kasi Pinoy naman manalo. Gets mo ba? Tama naman. Pero sa akin, ayoko maging racist kasi ang rene-represent na itong mga player is not the country, it's the team itself. Tignan natin kung hindi ka pa rin magiging ano sa Indo pag nakita mo mamaya yung papakita ko. Pero sige, ikaw. Ako, sabihin, baliktad daw kay Doggy. Ano? AP Bren ako uni. AP Bren. Kasi hindi naman sa akin galing si Renny J. So, ayun. Diba? Sa mama niya siya galing. Diba? Sa akin. Sa Panginoon. Doon naman talaga siya nanggaling. Pangalawa, yung sa Blacklist International, syempre, pupuso tayo doon. And kahit sino man mag-champion sa kanilang dalawa, basta AP Bren o Blacklist, okay lang. Tapos yung pangatlo ko, goods lang. Ang pangatlo ko, Onyx. May feeling ako na kaya ng Onyx. Skyrim. Tsaka si Eva. May feeling ako kaya umabot ng Onyx hanggang third place. Tapos doon na sila malalaglag kasi hindi nila kaya yun eh. Tama. Kasi kung napansin mo, puro may Pinoy, di ba? Nakapasok. Ganon kahihina ang tuhod ni Rizal nung nabaril siya. Hindi yung bansa. Ano masabi natin kay Katniel? Hindi, tropa si DJ. Inuuli ko eh! Ako din, ayaw ko pa pips eh. Tropa pips, eh. Tsaka idol ko yun eh. Ano nga, pagkano dati tol eh, inaaya nila akong lumabas eh. Lumabas kami, tapos after nun, di na nila ako ni-invite. Sabi ko, ba din nyo na ako ni-invite? Di tol, kasi pagkakasama ka namin, ano eh, parang naagawan mo kami ng ano eh. Kasi yung mga, ano sa inyo nagpapapicture eh. Parang na-overwhelm na kasi. Nakakalapit ka nila. Ang ganda na ng pasok ko eh. Basya. Pero ayun nga tol, sa akin, like, for them, I think, I wish them the best talaga. I wish them the best. Ayun lang talaga. Nice. Napakaganda ng usapan natin. Ito na lang. Ito, last na question na lang. Anong masasabi mo naman about kay Rene J sa karir niya, sa growth niya ngayon, na hindi nakukuha ngayon ng H2? Dahil ngayon sa H2, wala na sa MPLC. Anong take mo doon? Sa akin tol, ano eh, malaking impact
kay Rene J at syempre malaking impact din kay H2O. Mm-hmm. Okay. Sa akin sa side ko, men, ibang klase na achieve ngayon ni Rene J. Yung mga tao nung nakita nila akong umiiyak pa kay Rene J, nag-viral din sa Reels pati sa TikTok eh. Pinapanood ko sa live mo. Kasi sa akin tol, for example, ako yung kaibigan na talagang never ako nainggit tol. Kasi masaya ako sa kung ano meron ako. Okay. For example, tol, ikaw pag nag-succeed ka sa buhay mo, ako yung taong kaibigan mo na talagang papalakpak, tuwang-tuwa. Never ako mag-iisip ng inggit. Never ako mag-iisip ng inggit ni isa ni konti, hindi kasi magiging proud ako para sa iyo. Ganun ang kaibigan. Actually, hindi naman siya ano, pero feeling ko kapag wala kang inggit sa katawan, tapos puro ka lang happiness sa iba, at nirurot mo sa kanila yung mga ganun, mas lalo kang gaganon. Yung peace of mind mo na parang imbis na mainggit ka, ano nangyayari? Uy, sana next time magiging ganyan din ako. Kasi tol, isipin mo si Rene J, nung nawala na si H2, nawala na si Yawin, nag-usap kami ni Rene J, sabi niya, Boss D, ayaw kitang iwanan. Andun yung si Jason, yung cameraman ko, nagkausap kami, ayaw kitang iwanan, kahit anong mangyari, kahit wala ng MPL slot, hindi kita iwan dito ako. Tapos sinabi ko, hindi, Jay, kailangan yan lumipat. Kailangan mong lumipat sa blacklist. Andun yung opportunity, andun lahat, andito ako. Kaibigan mo ako eh. No matter what, kung saan ka mapunta, susuportahan kita. At tama yung decision niya ngayon. Tama. Nahita mo, nasa na siya ngayon. Kaya, kaya umiyak ako noon kasi, Jay, tama yung decision mo lahat-lahat. Yeah. Alam mo yun yung, oh my God, nakaka-overwhelm. So, tuwan-tuwa ako para sa akin. Now, for H2O, I think he need to decide for himself also na andun na si Yahweh, andito na si Ren Jay. Kailangan niyang... Actually, real talk lang. Ako ang nagpapahinga kay H2O. Sabi ko sa kanya, resign ka muna. Pwede kang bumawi next. Kasi nasa RSG na, diba? Exacto, RSG na. So, parang sabi ko, pahinga ka muna. Ito naman sabi ko sa kanya, tol. Okay lang, pakita ko yung message. Ikaw, bahala, pwede. Patingin, pre. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ng bukas. Hindi, tol. Iba na eh. Sorry. At sinabi ko, magbatak ka na. Next season, ikaw na, promise. Mag-try out ka na. Mag-try out ka na sa Minana. Kung hindi sa Minana, sa iba, magbatak ka, isang season na wala ka, okay na yun, napahinga. Napagpahinga na siya. So I think... kailangan niya nang bumalik ulit. Hindi naman sana, pero yung sinasabing pahinga kasi hindi dahil yan naumay or what. Joking aside, yung sinasabi kong bag yung Benny patalong JP, hindi nila alam na bakit naglalago si JP. Kasi decision yun ng team. At saka second, nung nanalo silang 11 consecutive times, ba't di sila nagsalita dun? So walang kasalanan talaga dun si JP. He did his part. Hindi yung conflict of interest. It's just that what happened is they're on the same team. Kaya kailangan nilang alam nga nang porket, diba, manager ako, di kita malalaro yun, bukos sabi yun, conflict of interest. No, hindi naman makakapasok dun sa team yan kung hindi yan... nag-perform na maganda. Tsaka kung hindi pasok sa standard na hinahanap ng isang as a team. As a team. So, yun lang guys, hindi namin sa ano, pero kailangan din natin maging mindful about our comments and opinions na okay, opinions is only matter sa atin lang siguro, sa inyo, sa sarili nyo, ourselves. Pero at the same time, yung opinion nyo can damage someone's feeling. Nagiging dahilan kung bakit yung mga delivery ng ibang tao is mali-mali na. Kaya sa akin, nalalabas ko yung mga joke. Amen. Sa akin tol, nalalabas ko yung mga ganun joke kasi close ko si si JP, close ko si Yawe, close ko si Rene J, close ko si H2, si Edward, si Haji. Ayun lang yung kaya kong labasan ng joke na pag ganun. Kasi kilala nila ako. Kilala nila yung character ko pag nasa social media na. Pero alam nila na maganda yung ginagawa nila. Alam niyo yung pag... behind the cameras. It's all behind the cameras. Hindi nila alam kung ano yung hirap. I mean, hindi namin kailangan sabihin kung ano yung hirap niyo. Pero ito lang, binabanggit lang namin yung ganitong klase ng statement para kahit papano magkaroon lang kayo ng sympathy sa kung ano yung nangyayari at nakikita. Mahirap kasing... Kanyari, nakita mo lang akong ito, parang kain lang. Pero hindi. Kumakain ako kasi... May buhay din. Hindi, gutom lang talaga. Gutom lang ako. Okay. Tama naman. Ano, kumakain ako kasi Kalapate. Pagod ako, gusto kong i-reward yung sarili. Totoo. Sa akin, tol, yun kay H2, I think, kailangan niyang... Ano ngayon, talaga magbatak, tapos pumasok sa isang team na hindi siya gagamitin as marketing. So, ba't ko siya pinagbabatak? Kasi... Kanyari, kinuha siya na isang team, hindi siya batak. Ibig sabihin, may purpose yun. Kukunin siya sa marketing. Ang pangit naman nun, gagawin lang siya 6 months, 7 months. Gusto ko batak siya para pag pumasok siya dun. Hindi siya marketing. Naglalago siya.
planado. Yeah. Ang galing, ang galing. Diba? So, yeah. Kaya sabi ko sa kanya, at saka, kahit anong mangyari, man, susuportahan ko si H2, Rene J. Yawe, sa kala audition nila sa Boy. Andito ako, nice, nice. As a kuya, sa, para sa kanila. Baka yung mga kamigyan, oh. Baka alam, oh. Mahal na mahal ko yung tatlong yun, mahal na mahal ko yun. Sobra, oh. Mahal na mahal ko yun. Hindi, iba ang feeling. Siyempre, kahit sino naman, pag may nalagaan kang mga bata, kapatid na yan. Eh. Pero pag-usapang hirap ng pera, tol, out muna ako doon. Hindi, joke lang. Actually, kahit ako, pag hindi naman yung pera, out muna kami. Out muna. Actually, ito, natutunan ko ha. Ngayon may anak tayo, hindi na tayo pwedeng bigay ng bigay. Baka tayo maubusan, anong sasabihin natin sa anak natin? Hintayin natin, magbabayad yun. Diba? Nahirap na. Hindi, ako, real talk. Sa akin, experience ko, sobrang daming may utang. Hindi ko na nga masigil. Hindi ko na nga malala yung iba. Ang akin lang ngayon, hindi ako magpapera muna. Wala nang lalabas. Focus sa family ngayon. Pasensya. May family na eh. May bata na eh. Pag naging tropa ko na lang si ano, mga anak na Henry C. Yan. Sige, pa. Isaw ng Kalapate. Anong masasabi niyo sa amin na to? Pasensya ka na, Doggy, ah. Yan yung nasayang na iyak. Yan. Sige lang, pre.